Ilang dekadang ipinaglaban ng mga kababaihan at kalalakihan, lalo na ng mga nasa ikatlong kasarian, ang kanilang espasyo sa lipunan. Ilang dekadang hinubog ang isip ng mga Pilipino para tigilan ang pagtanggap na may kota. Ilang dekadang ipininta ang pitong kulay sa bahaghari upang tuluyang magningning sa kalangitan. Ngunit sa lamesang bilang lang ang silya. Makakaupo ba sila? Ako si Divine Isidro. Ako ang magsisilbing boses sa dokumentaryo na ito, ngunit ikaw ang magiging saksi sa tatlong storya na may kanya-kanyang kwento. Okay, camera rolling. Ayan. Yan, okay na. Good sa may intro na ko dyan. Yeah. Okay, ready ka na ba? Ready na. Hi, what's your name? Hi everyone, my name is Jeff. Hi Jeff, tell us something about yourself naman. So, ako ulit si Jeff. I'm from Rizal, Nueva Ecija. And as of now, third year student ako dito sa Central Luzon State University. Bata pa lang ako, sobrang hilig ko na or sobrang passion ko na yung pagkanta. And from that talent, dinala ako sa isang platform na talagang mahahasa ako. And talagang malaking tulong itong university sa paghasa at paghubog din ng talent na meron ako. Marami akong bagay na hilig at gusto kong gawin kasi gusto ko palagi ako mag-explore. Gusto ko palaging nakikita ng mga tao kung ano yung kaya kong gawin. Hindi sa paraan na binigayabang ko, pero gusto ko nakaka-inspire ako ng maraming tao, maraming estudyante. At isa, yung Central Luzon State University sa naging bahagi ng pagpapalalim or pagpapayaman ng talento na yun. Mahilig akong maglaro ng volleyball. Mahilig din akong sumali sa mga patimpalak. Simula nung bata pa lang ako. Kaya siguro, feeling ko, yun na din yung nagdala sa akin kung bakit makapal din yung mukha ko at pagdating sa maraming tao. At isa akong member ng teatro dito sa ating pamantasan, ang Tanghalang Gagalaw sa CLSU. At isa yun sa mga tinuturing ko na yaman ko bilang isang estudyante kasi sa araw-araw na gumigising ako, parang nakikita ko yung mundo na parang lahat yon nagiging bahagi ng buhay ko bilang nasa isang entablado ko. Kaya malaking tulong yung nabibigay nun para pagyamanin yung talento ko. Tsaka nai-enjoy ko kung ano yung ginagawa ko palagi kasi sabi nga nila, you only live once, diba? Kaya dapat i-enjoy mo kung ano yung magpapasaya sa'yo at yung mga tao na nakakatulong para pasayain ka rin. Jeff, ano naman ang program mo at bakit yun ang napili mo? Sa ngayon, kumukuha ko ng kursong Bachelor of Arts in Literature. At ito ay under ng College of Arts and Social Sciences. Hindi ko to first choice, kumbaga. O hindi ko to unang pinili dahil merong akong mga gustong kurso na hindi ko man nakuha. Pero siguro, ito na rin yung will ni Lord para sa akin kasi hindi ko naman nga gusto ito pero talagang binukas sa akin nung literature kung paano ko dapat maunawaan yung nasa paligid ko, kung paano ko tignan at bigyan ng iba't ibang criticism yung mga bagay na hindi dapat din nagiging bias kumbaga sa kung ano yung dinidikta dito sa ating lipunan. At nakita ko rin na yung course na yun sobrang
nagbukas ng maraming opportunity sa akin para maunawaan ko or makita ko yung mga bagay na hindi ko naman pinapansin dati, pero ngayon nagbibigay na siya ng marami at malalim na kahulugan para sa akin. Malaking tulong yung pagiging isang manunulat sa kurso na nakapailalim dito, ano, kasi sabi nga nila, para kasi sa akin, there's nothing more revealing than writing eh. Kaya habang may sinusulat ka, ibig sabihin, ayun yung emotion mo. Kumbaga, ayun yung nais mo sa iyong buhay. Kaya sabi ko nga, ipagpapatuloy ko to hanggang sa maging mahusay na akong manunulat, para yung mga tinitingala ko lang ng mga manunulat noon or mga author noon, maging isa ako sa kanila. Kapag pumapasok ka ba sa university, nag-worry ka ba na baka makaranas ka ng bullying because of your gender? Oo nga, no. Kasi sa bagay, hindi naman ako straight. Pero sa totoo lang, hindi naman ako gaano nag-worry. Kasi tulad nga ng sinabi ko, hindi ko naman siguro pa nararanasan yung kung ano yung treatment na nagiging burden doon sa katulad ko, sa kapwa kong sabihin natin bisexual. Pero sa tingin ko, kung makakaranas man ako or kung sa mga susunod na araw o sa mga susunod pa na panahon ay makakaranas ako ng discrimination dahil sa gender ko, siguro makikita rin ng society na pinipilit kong maging presentable at pinipilit kong maging professional para i-handle yung takot din na nasa kalooban ko na baka mahusgahan ako o baka ma-judge ako ng tao. Pero alam ko naman na nandito ako sa may pamantasan na nakikita yung value ko at nakikita kung ano man yung meron ako. At alam ko rin naman na hindi naman madidiktahan ng mga tao kung ano yung nasa pagitan ng dalawang kita ko. Kaya alam ko na kung makaranas man ako ng ganitong klaseng discrimination patungkol sa gender ko, eh siguro kayang-kaya naman natin i-handle. Yung kanya, panel ang nagsuggest niya, kaya patay kayo. Kapag gusto mong pumunta sa comfort room, komportable ka ba sa kung saan ka papasok? To be honest, komportable naman ako. Kasi alam ko naman na nasa male restroom ako papasok. Kasi tulad nga ng sinabi ko, hindi man ako straight na lalaki, pero lalaki pa rin ako, di ba? So, komportable naman ako pumasok sa araw-araw na experience ko. Hindi pa naman ako nakakaranas na pagtingin na ng mga tao o pagtingin na ng mga lalaki sa loob kung bakit nandun ako, ganito yung gender ko. Pero alam ko naman din na, alam ko kasi na nakikita nila na parang katulad din nila ako, o kung ano yung nakikita nila sa araw-araw na pormahan nila, kung ano yung buhay nila na ginagawa nila araw-araw, tingin ko nakikita rin naman nila na ganoon din ako, na hindi naman ako, katulad nga ng sinasabi ko, hinahandle ko naman yung sarili ko, yung emotion ko, yung kung paano ko kikilos dito sa loob ng university. Kaya hindi ako nangangamba kung ano man yung sabihin nila doon, kasi sa totoo lang, wala pa naman ako na i-experience ng ganun. Pero kung ang tanong ay komportable ba ako, yes, komportable naman. Okay, Jeff, last question. Ramdam mo ba yung effort ng CLSU when it comes to accepting the diversity and inclusivity among its students of different genders? Sa nakikita ko,
Yes. Kasi meron tayong iba't ibang soju na tinatawag, di ba? At nakikita ko naman araw-araw na hindi naman din talaga lantaran o sabihin natin iilan dito sa mga mag-aaral na nasa Central Luzon State University ang hindi pa rin nakita yung pagkakapantay-pantay o pagiging kabahagi ng miyembro ng mga LGBT. Pero base sa mga experience ko at sa mga tao na nakasalamuha ko, hindi naman nila dinidiscriminate. So sa nakikita ko, nagiging magandang habit yung papatupad or pagpa-practice ng pagiging inklusibo dito sa ating pamantayan. Kasi nabibigyan ng espasyo, nabibigyan ng lugar, nabibigyan ng puwang yung mga katulad namin para sa mga susunod pa na panahon o sa mga susunod pa na lakarin na aming daraanan, makikita namin yung halaga namin ng walang inaalalang pag-discriminate. So, yes, kaya nasa tamang university ako. Camera rolling. Ito ba? Yan, dyan. Dusog ka pa, konti. Isa pa, dusog pa ganito. Konti lang, konti lang. Yan, okay na. Hi, what's your name? Hi, Jesha. Tell us something about yourself naman. So, my name is Maria Jesha and Madali. I am 20 years old. I live in San Francisco, Santo Domingo, Nueva Ecija. So, dito talaga ako pinanganak sa San Francisco and nag-aral ako ng elementary from grades 1 to 3 dito sa may barangay namin. Pero, nung nag-grade 4 na ako, lumipat ako ng school sa Manila ako nag-aral. And doon ako gumraduate ng grade 6. Pero nung nag-high school na ako, parang naramdaman ko na hindi ko gusto yung environment sa Manila. So, pinili ko na dito ipagpatuloy yung high school ko sa Nueva Ecija because I feel more at home. And parang mas gusto ko yung company ng mga tao dito. Kaya nung from high school until now, yung kasama ko na lang sa bahay is yung lola ko. Siya yung tumayo kong guardian from grade 7 hanggang nag-senior high school na ako and hanggang ngayon na college na ako. Siya pa rin yung kasama ko. Sobrang mahihain kong tao and hindi ako sanay na magsalita sa harap ng maraming tao. And hanggang ngayon, tinatry ko pa rin na i-practice na maging mas confident pa sa sarili ko.
Anong program yung tinitake mo at bakit yun naman yung napili mong program? So, I am currently taking Bachelor of Science in Development Communication dito sa CLSU. So, hindi ko talaga choice and parang hindi ako aware sa DevCom program before ako mag-apply sa CLSU. Ang first choice ko talaga ay education, secondary education. Pero, kung naglabas na ng results yung CLSU, nakita ko na alternate qualifier lang ako and yung in-offer nilang program sa akin ay DevCom. So, hindi ko talaga siya gusto and wala akong idea kung about saan siya or ano yung patutunguhan ko kung matatapos ko yung course na to. Pero, ngayon third year na ako, parang unti-unti ko nang na-discover yung kagandahan ng course na to and sobrang marami akong na-develop na skills, madami akong natutunan na mga bagay na hindi ko alam na kaya ko palang gawin and kaya ko palang gumawa ng mga bagay na hindi ko in-expect for. And also, na-mention ko kanina na hindi ako sanay na mag-public speaking, pero ngayon sa DevCom, sobrang napapractice ko na and feeling ko naman merong progress and development sa skill ko na yan. Kapag pumapasok ka sa university, nag-worry ka ba na baka makaranas ka ng bullying or discrimination because of your gender? So, ako bilang straight na woman, never akong nakaramdam na nag-worry ako na pagpapasok ako dito sa university, makakaranas ako ng discrimination because based on my observation ngayong third year na ako, never pa ako naka-experience na na-discriminate and also na-observe ko rin na yung mga tao sa paligid, very equal treatment yung binibigay nila sa iba't ibang gender dito and bilang babae, sobrang nararamdaman kong safe ako every time na pumapasok ako dito. Kapag gusto mong pumunta sa comfort room, komportable ka ba sa kung saan ka papasok? So, every time na pupunta ako sa comfort room, of course, alam ko na kung saan ako papasok because merong designated na comfort room talaga for women. So, every time na nag-CR ako, sobrang komportable naman ako na gawin yung mga bagay na ginagawa sa CR. Also, kahit na may mga nakakasama kong blackmates ko na kagaya ni Chi, ni Maggie, sobrang komportable akong kasama sila kasi parang hindi ko naman iniisip na iba sila and iniisip ko na pare-pareho lang kami. Thank you.
Okay, Jessha, last question na tayo. Ramdam mo ba yung effort ng CLSU when it comes to accepting the diversity and inclusivity among its students of different genders? So, based observations ko, although merong mga colleges na very strict when it comes to clothing or mga physical na looks ng mga students, nararamdaman ko pa rin na sobrang inclusive and sobrang ina-accept nila yung iba't ibang genders ng students nila, because kagaya ng College of Arts and Social Sciences, very free kami na isuot or sa buhok, kahit anong itsura namin, very hindi sila strict and sobrang tinatanggap nila na may pagkakaiba-iba talaga when it comes to gender. And sobrang ina-accept nila na iba-iba talaga tayo ng mga way to express ourselves, especially in accordance to our gender. Camera rolling! Diyan, gitna ka. Kapatid na maupo? Oo, upo ka sa gitna. Yan. Dusog ka konti. Dusog pa ako? Saan? Okay na, okay na. Dumitouch lang ako for my hair. Yan. Hi, what's your name? Chi, tell us something about yourself naman. So nakakaalam po ng karamihan, ako po si Christian Kidahoran. Yes! Go, go, go! Ako po ay taga Forok Tres, Bicol, San Jacinto, Muñoz, Nueva Ecija. So bakit nga Chi ang aking ipinangalan sa sarili ko for my transition? So, ito po ay aking ginusto ng aking lolo pa noon na gusto niya ipangalan sa magiging anak niya ng kasama ng lola ko. Kaso nga lang po ay hindi po naituloy dahil po sa kasamaang palad po nung habang pinagbubuntis po ng aking lola, yung bunso po nila ay ayun po ay namatay. So ngayon po nung nawala po yung lola ko, nung pinagbubuntis naman po ako ng aking totoong nanay. Yes, Edna! Yan. As Chi po yung ipinangalan po sa akin ng aking lolo. So, ayun lang po. So, kinakabahan ako. So, bakit nga pala naging ganito ako? Yan. Yan po yung tanong ng karamihan. So, actually po, nung bata po ako, naalala ko noon, nung grade 4 students ako noon, pumunta po yung aking pinsan na nagmula pa sa Isabela. Siya po ay talagang bakla na, talagang ladlad na. Nagmi-makeup po siya, pupunta po sa mga event, nakikipag-inuman, todo yung makeup, putok-putukan, talaga yung ano niya, yung atake niya. So, nung umuwi po siya dito sa amin, dito pa sa Nueva Ecija, ay isa niya po kong sinampulan ng makeover. Na talagang ako'y naman natuwa dahil hindi ko in-expect na parang ito pala yung gusto ko, ito yung fashion ko, na parang gusto kong, na parang, sorry. Sobrang excited lang. So, ito po talaga yung aking fashion na maipakita ko talaga yung aking gusto sa sarili ko, na talagang ayokong talagang magtago sa magulang ko kung ano nga ba talaga ako, kasi in the first place talagang nagsasabi ako sa pamilya ko ng mga problema ko, kung anong mga binang nangyayari sa akin. So, ayun po yung pinaka masakit pong nangyari po sa aking buhay nung umamin po ako. Talagang hindi po ako tanggap ng magulang ko na kung ano ako, ganyan. Na talagang gusto nila, lalaki ka, ayan. Ganyan po, talagang gusto po nila na
dadami pa po yung lahi natin, ganyan, mag-asawa ka ng babae, ganyan. So, talagang napakasakit po para sa akin yun dahil kung sakaling susundin ko man po sila, talagang hindi po talaga ako magiging masaya kung ako po ay nabubuhay dito sa ating mundo. Anong program yung tinitake mo at bakit yun naman yung napili mo? So ngayon, ang tinitake ko po ay Bachelor of Science in Development Communication. So, bakit nga ba DevCom? So actually, hindi naman to yung pinaka first choice ko talaga. Naging alternate qualifier lang ako. And pinursue ko na lang to kasi ito lang po yung university na talagang libre po at malapit po sa amin. So talagang hirap din po talaga kami in terms of our financial. So, ginrab ko na lang po siya, iginapang ko po, and now, nandito na po ako, 3G na po, ilang sem na lang po. Yes! Yun po. Then, talagang siguro dito sa DevCom, nakikita ko yung sarili ko talaga na kasi dati, sobrang mahihiyain ako, hindi ko talaga sinanay yung sarili ko sa mga public places na magsalita, ganyan, sobrang tahimik lang talaga ako nung dati. So, nung nag-devcom ako, talagang nailabas ko yung aking kung ano ba talaga ako, ganyan, kung saan ba talaga ako magaling, sa writings, sa dancing, ganyan, sa mga arts, naging creative ako sa mga ibang mga bagay. So, yun lang po. Pumapasok ka sa university, nag-worry ka ba na baka makaranas ka ng bullying or discrimination because of your gender? So as of now, dito sa ating university, parang hindi naman. So bakit? Kasi karamihan naman sa atin talagang aware na sa third gender natin, which is the LGBTQA+ community. Talagang hindi na sila naninibago na, uy, ganito ka, ganyan ka, ganyan. Talagang tinatanggap na nila ng buong buo. Kasi, sino ba namang tayo para hindi natin tanggapin yung mga nasa third gender, di ba? So, parang ano na lang din sa atin. So, parang blessed na lang din sa atin na nakakapagbigay sila ng kasiyahan, bibigay sila sa atin ng parang kaaya-aya para gawin yung mga ganito, ganyan. So, yun lang. Thank you.
pumunta sa comfort room, komportable ka ba sa kung saan ka papasok? Ayan yung napakahirap tanong sa akin dati. Kasi nung hindi pa ako nagta-transition talaga, is talagang ladlad na rin ako noon. Na-remember ko nga, naalala ko nung high school ako noon or senior high school, pumunta kami sa isang mall, which is sa may Kabanatuan. So hindi pa ganito yung aking buhok noon talagang. Yung talagang panlalaki pa talaga. Ganyan, so... Kung makikita mo sa aking katawan talaga sa pagkilos ko, talagang ladlad na ladlad ako. So parang nawo-worry ako nun dati na hindi ko alam kung saan ako papasok, sa pambabae bang CR o sa panlalaki. Kasi kung sa pambabae ako papasok, yung suotan ko panlalaki pero yung kilos ko pambabae is nakakahiya naman tingnan sa mga kababaihan na parang kahit na bakla to, meron pa rin tong, alam niyo yun, yung pinopoint ko, yun. So sa mga lalaki naman, talagang pagka nakita nila talagang ladlad ka, napapasok ka sa may pang boys na CR, o sa panlalaki, talagang pagtitinginan ka din eh. Kasi meron sa point na parang sasabihin nila or sa isip na lang nila na baka silipan ako, baka merong gawin sa akin dito, ganyan, baka bidyuhan ako habang umiihi, ganyan. So talagang kahit naiihina ako noon, talagang itiniis ko para lang walang masabi yung mga tao sa akin na parang bakla ka, ganyan. Dapat nasa ano ka, nasa may lugar ka na parang patago ka mag-CR para kasi sa may tingin ko noon talagang napakabigat sa akin na sa damdamin ko na kung saan ako pupunta na comfort room. So sana hopefully dito sa university ay magkaroon tayo ng for the third gender. Okay, last question na tayo. Ramdam mo ba yung effort ng CLSU when it comes to accepting the diversity and inclusivity among its students of different genders? Yes naman ako dyan. Go na go! Yes, ramdam ko. Bakit? Kasi firstly, pagpasok ko pa lang dito sa university na to, talagang long hair na ako noon. Talagang nagsusuot ako ng mga pambabae. So parang naisip ko talaga yung mga tao dito sa university, open sila eh. Like, maka-open-minded sila kung ano man nangyayari sa ating environment. So, sa madaling salita talaga, sobrang saya ko na napasok ako dito sa university na to kasi hindi ko naramdaman or parang hindi ko na-feel yung bullying or discrimination nila about the third gender. So, yes, LSU is the best! Yes! Ilang dekadang ipinaglaban ng mga kababaihan at kalalakihan, lalo na ng mga nasa ikatlong kasarian, ang kanilang espasyo sa lipunan. Ilang dekadang hinubog ang isip ng mga Pilipino para tigilan ang pagtanggap na may kota. Ilang dekadang ipininta ang pitong kulay sa bahaghari upang tuluyang magningning sa kalangitan. At sa lamesang bilang la ang silya.
ang CLSU ay naglalabas ng extra. Muli, ako si Divine Isidro. Ikaw, handa ka bang punan ang kulang na silya?